Pinag-iisipang patawan ng parusa ang mga dumaraan sa mga expressway na walang load ang RFID. Pero paano kung defektibo lang ito? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ganito ang eksena sa Northern Luzon Expressway nitong Miyerkules Santo. Humaba ang pila ng mga sasakyan sa Balintawak Toll Plaza sa dami ng palabas ng Metro Manila. Pinunong ni House Deputy Majority Leader at ACT CIS Partidist Representative Erwin Tulfo ang mga opisyal ng tollways matapos daw silang makatanggap ng mga reklamo. Bukod sa matindi talaga ang buhos ng mga sasakyan noong araw na yun, pinaliwanag ng NLEX na nakadagdag sa problema yung hindi bababa sa 10,000 sasakyang depektibo ang RFID stickers o kaya ay walang load ang RFID. Pinag-iisipan ng patawan ng parusa ang mga gagawa nito. Meron naman sanang regulatory regime for us to be able to penalize those who enter the expressways without sufficient load or with a defective. Kasi ngayon, wala. Ayon sa Toll Regulatory Board o TRB, magpapalabas ng kautusan kaugnay sa paglalagay ng signage na bawal pumasok sa tollways kung halimbawa ay wala kang load sa RFID. Kung lalabagin ito, pwedeng matikitan ang motorista para sa disregarding traffic sign. Nakikita rin solusyon para mapabilis ang daloy ng mga sasakyan ang planong pag-aalis sa mga boom barriers sa mga toll plaza at gawing cashless ang transaksyon. May mekanismo naman daw para masingil lahat ng dadaan doon. At nag-upgrade na rin daw ng RFID stickers at readers ang NLEX at SLEX. They were talking with TRB, SLEX and NLEX to come up with a barrierless tollways starting around November. So wala na hong barrier na yan. We will implement sometime in June the cashless or contactless program, meaning we will have full cashless along tollways in all tollways under TRB's jurisdiction. And in July or thereafter, we will implement the interoperability phase 3, meaning we will have one account or one wallet with one RFID. Pero posible raw na 2 taon pa bago ganap na maipatupad ito para maplansya ang bawat detalye. Kasama rin sa nakikitang solusyon ang pagtatayo ng bagong infrastructure para lumuwag ang mga expressway, bagay na patuloy raw na ginagawa ng SLEX. Ginagawa na namin yung kailangan i-apply na technology para mabawasan yung mga ganitong problema sa mga tollways natin. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok 24 Oras.